So hi guys, what's up? Nandito na naman, nagva-vlog na naman ang inyong man behind the lens, and guess what? A Bunch of Wise is back! So ayun mga kapatid, no? So meron dumating sa akin na suggestion mula dun sa mga topic na pinost ko online. Okay? And yung topic na na-suggest na gawin ko, eh actually, patanong. So, why? Ang tanong na kailangan nating i-deal ngayon sa vlog natin, eh bakit may mga tao na hindi makapag-intay sa pag-iibig? So, actually, napaisip din ako sa bagay na yan. Kasi, syempre, nagtataka nga ako bakit may mga ilan dyan na nirarush, masyadong minamadali, hindi makapaghintay, masyadong nai-excite na magmahal. So kahit ako napapatanong, although on my personal note kasi hindi naman ako yung ganong eager, hindi naman ako yung ganong talagang pinipilit na umibig agad. Kasi ako naniniwala ako, in God's perfect time, darating at darating iyon sa'yo. Pero yung tanong na to talagang paulit-ulit ako bakatok sa utak ko, bakit may mga tao na hindi makapaghintay? Bakit may mga tao na masyadong nasasabik? At bakit may mga tao na parang pakiramdam nila na napapag-iwanan na sila? And yan ang sasagutin natin mga kapatid sa ating vlog ngayon. So, bakit may mga hindi makapaghintay sa pag-iibig? So guys, at this point, sasagutin natin yung ilan sa mga responses mula sa aking mga friends, former students, at iba ko pang mga kakilala online. Actually, meron ding ilang tao na nagpasa din ng mga sagot nila regarding sa question na to. And unahin natin yung sagot ni Sean Marmo. Sabi niya, people are deprived of love in one way and they try to fill that hole in their chest with other stuff. So yung sabi ni Sean Marmo. So parang sa pagkakaintindi ko dito, parang nakikita kong point of view niya na, alam mo yun, siyempre, hindi naman maiiwasan na pagdating sa pag-ibig, may mga taong nadidisregard, nababaliwala, nare-reject, o yung sa, you know, sa matunog nating term, eh, nababasted, nasusupalpal, kumbaga. So, parang ano nangyayari kasi, sa halip na i-push nilang umibig, ibinabalik nila yung sarili nila sa ibang bagay. Which is maganda rin naman para, you know, to forget the pain, to forget the devastation, kumbaga, kung na-busted ka. Pero ang tanong kasi, what if diba? Parang pagpaulit-ulit silang nababasted, pagpaulit-ulit silang nare-reject, may mga ilang tao na pinipilit pa rin nilang mapush na maghanap na makakasama. Yung kasi ang problema sa halip na hinihintay, pinipilit nilang hanapin. Ang problema, wala naman silang mahanap. Kung may mahahanap man sila, it's either naunahan, it's either may ibang priority. Kaya pag dumarating sila sa ganung mga senaryo, ang nagiging choice nila, maghanap na sila ng ibang mapapaglibangan o mapagkakaabalahan para yung emotion nila hindi ganun nila maramdaman yung devastation ng pain. Kumbaga, hindi nila mararamdaman na nasasaktan sila, which is a good thing at some point. So secondly, sabi naman ni Ira Kalunsag, ito yung sinabi niya, kasi gusto nila sumabay sa trend and sa malakas na impluensya ng social media. Ito yung pinaka ito yung pinaka matunog na factor kung bakit may mga ibang tao dyan na naaatat umibig, na-excite o minamadali masyado ang umibig o magmahal. Kasi, syempre, hindi naman kahit naman ako nararamdaman ko rin naman yung ganung factor na may makikita kang post sa social media, tapos may makikita ka na ang status in a relationship, engaged, and even married. Syempre, at some point, nakakaingit. Meron yung dumarating sa punto na pag-crush mo yung isang tao tapos biglang nagkaroon ng, you know, ng jowa, ng kasintahan, nakakapagselo sa isang banda. Pero ang ano lang kasi nito, guys, huwag tayong magpapadala sa kung ano ang nakikita natin sa social media. Kung hindi pa dumarating sa'yo, magtsaga ka na maghintay. Ganun lang kasimple. Sabi dito, according to Ashen Venice, dahil daw sa inggit. Yes. In connection on what I have stated a while ago, nakaka-trigger din kasi yung mga nakaka-trigger din kasi yung mga nakikita natin sa social media na parang mapapasabi ka na lang na sana all may jowa, sana all may partner. So, syempre, you cannot deny the fact. I cannot deny the fact na kasama din ako sa mga naiingit na yun. Pero hindi ko iniisip na kailangan kong magmadali. Hindi ko iniisip na kailangan kong i-rush yung sarili ko sa pagdating sa love. That's what I've said.
there is a perfect time for that. Kumbaga, there should be God's perfect time for you to fall in love. Kung hindi mo oras, hindi mo pa oras. Just be patient, magtiyaga ka lang maghintay. Another, according naman kay Miss Melissa Calonsag, nagmamadali kaya nagkakamali. Nagiging padalos-dalos sila, di na nila alam kung gusto nila ang tao o mahal na nila. So parang sa pagkakaintindi ko dito, parang ano eh, dahil sa pagmamadali mo, nagiging desperate ka na. Parang wala nang ano eh, wala nang validation ng feelings kung mahal mo ba talaga o gusto mo. Kumbaga dahil sa pagmamadali mo, hindi mo na naoobserbahan, hindi mo na na-assess ang sarili mo kung capable ka na bang magmahal, kung siya na ba talaga, kumbaga kung siya na ba yung meant to be para sa'yo, parang hindi mo na validate eh. Dahil sa pagmamadali mo, parang basta ka na lang makapili, basta ka na lang makahanap na jowa, eh, iyon na. What if, kung hindi pa pala yun, di ba? So, according naman, ito, another Calonsag, Miss Perla Calonsag says, may mga tao kasing ayaw nang maagaw o makuha ng iba sa kanila yung mahal nila, kaya di sila makapaghintay. Ayun, as long as society is concerned, yan siguro yung dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang teenage pregnancy dito sa Pilipinas. Kumbaga, eh, dahil sa ayaw nilang pakawalan, parang ina-assure nila na yun na nga, sila na nga, siya na nga yung hinihintay nila. Ayun, may mga nangyayari na unexpected. Yun nga. Kumbaga, kung ikokonekta natin sa problema na hinaharap ng society ngayon, isa na dyan yung patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy sa Pilipinas. So, yun yung nakakapagpa-trigger doon. At saka, minsan din kasi parang, you know, may nagagawa silang mga desperate acts para ma-assure nila na siya na talaga yung kapartner na makakatuluyin nila. Yun yun. Gumagawa sila ng paraan para tuluyang mapasa kanila yung dinedeserve nilang yun na minamahal nila, ika nga. So ito, medyo mahaba itong kay Mika. Sabi niya, maybe because we are too excited to feel the love we always dream of. We are obsessed with the thought of falling in love and we want to be loved without thinking about the risk of getting hurt. Let me remind you this, wise men say, only fools rush in. It's actually 100% right. Most of the rush love always end rush. So please love yourself first so you can give the real love to others. It's hard to give love when you don't even know how to love yourself. Ayun. So kagaya nga ng isa sa mga sinabi ko kanina, kailangan pag nagmahal tayo, kailangan pag gusto natin masiguro na yun na nga talaga yung makakatuloyin natin, kailangan may tama kayong validation eh. Diba? Kailangan may kailangan meron kayong tamang assessment kung talaga bang capable na kayong magmahal, kung yung tao ba na yun ay siya na talaga ang nakatadhana o siya na talaga yung meant to be para sa inyo. Kumbaga guys, huwag mong isipin na ano eh, huwag mong isipin kasi na nalaleft behind ka. Huwag mong isipin na naiiwanan ka na porque ba ikaw na lang ang single eh magmamadali ka na. Porque yung mga pinsan mo eh nagkakasunod-sunod na na magkaroon ng jowa eh kailangan mong madaliin ang sarili mo para makasabay ka sa trend. Guys, huwag po dapat ganon. Kailangan, kung hindi pa dumarating sa'yo, kagaya ka lang po ulit-ulit po binabagit kanina, magtiyaga ka, maghintay ka. Kasi pag naghintay ka, doon mo mararamdaman yung pagiging deserve mo na mahalin ka. At mararamdaman din yun ng partner mo na deserve siya para mahalin mo. Plain and simple, right? Okay, so dumako naman tayo dito sa statement ni Mina Fernandez. Though I have had some great loves in my life and would certainly entertain a meal with them, sometimes the healthiest choice one can make is to move on and recognize that idealization is not just reserved for God or celebrities. So napaka-thoughtful ni Mina dito. Kumbaga parang the overall idea of this is, as what I'm always saying kanina pa, kung hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Kung hindi mo pa oras, hindi pa oras. Magsagang maghintay at naniwala na may darating na tao na mas deserve na mahalin mo at deserve na mahalin ka. Okay, ito mahaba-haba to. Ito medyo meaningful yung sinabi ni Mariel Gilaran. She said, normally kasi hindi sa hindi makapag-antay kasi love is like a challenge. Minsan dahil din o dahil dun sa ganung datingan yung mga tao na titriggered na subukan kasi they want challenge sometimes. Hindi na sila naniniwala sa
So time makes everything better kasi nowadays po kung ano yung relationship na hindi pinahahaba ang process, yun po nagtatagal. Making them think na siguro if I try in an early period, mas maglalas lang. Parang ganun po sir, parang because of eagerness in competing, napupo silang magmahal or pumasok sa relationship, making themselves unprepared. Yung kasi yun eh. Minsan kasi hindi natin nakikita sa ating mga sarili na handa na ba tayong magmahal? Are we capable? Okay? Are we fully committed na ba para magmahal? Yun eh. At saka, ito yung palaging tinuturo sa akin ng parents ko. Kailangan hindi ka lang physically and emotionally, kailangan financially ready ka din. Kumbaga, syempre, pag ikaw ay nagmamahal, kailangan sa lahat ng aspeto, kailangan handa ka. Kailangan sa lahat ng paraan maipakita mo sa taong yun na talagang mahal mo siya. Lalong-lalo na sa mga boys na naghahangad ng umibig dyan. Guys, kailangan fully equipped kayo. Kailangan pag nagmahal kayo, preparado kayo, handang-handa kayo. Yun yun boys ha, tandaan nyo yan. Ito, medyo may kahabaan ng sinabi ng kaibigan ko si Jessica Perico. Sabi niya siguro po dahil sa gusto nilang maranasan ito, gusto nang may makasama habang buhay. Kala po siguro nila mauubusan sila or baka iniisip din ng iba na baka wala silang makasama hanggang sa pagtanda nila. Pero para sa akin naman, ang pag-ibig sa ibang tao na gustong makasama habang buhay ay hindi dapat minamadali. Kasi alam ko, may nakalaan sa kanila na deserve nila. Yung iba kasi minamadali kaya sobrang nasasakyan tapos bibitaw agad. Pero kung maghihintay sila, tapos kung sa tingin nila yun na talaga yung tamang panahon para pumasok sa pag-ibig, edi go at huwag dapat yung basta-basta na lang. Nabibitaw agad, ganun. Kasi kung ganun yung mindset nila na once nasaktan is iiwan na o mag-aayaw na. Pero kung gusto talaga nilang pag-ibig, andyan si God kasi siya talaga nakakasama natin habang buhay. Hindi tayo sinasakyan pero tayo sinasakyan natin siya. Sobrang mapagpatawad sa kanya talaga makikita yung love. Guys, to cut the story short, remember, minamahal tayo ng Diyos. Ang Diyos, minamahal din tayo niyan. Maaaring yan, nababasid tayo, nare-reject tayo, hindi natin nakukuha yung pagmamahal na gusto natin sa mga partner natin. Pero tandaan mo, mayroon tayong big boss sa taas na sinusubaybayan tayo. And I do believe that God is putting every one of us in such a perfect time para magmahal tayo. Okay, so according naman kay Aragane, ito, studyante ko to. Hindi sila makapag-antay kasi dahil sa nakikita nila sa iba. Gusto din nila maranasan siguro na makahanap ng pag-ibig sa ibang tao. Kumbaga, yung iba kasi naiinggit sila na nakikita nila sa iba, which is okay lang naman. Kung saan naman dumarating yon, and hindi kailangang madaliin yan ha, hindi kailangang madaliin. And siguro sir, hindi sila makapaghintay kasi gusto din nila na magkaroon ng makakasama sa buhay. Like yung andyan lagi sa tabi nila, kumbaga, partner sa lahat ng bagay. Actually ano eh, as an ideal individual, actually hinahanap ko rin yung ganyan, yung tipong makakausap ko, makakakwintuhan ko, makakasundo ko sa lahat ng bagay. Actually ano eh, as an ideal format of love, yan yung pinakahinahanap natin. Perfect companion, kumbaga. Perfect na kasangga, perfect na masasundalan mo sa oras na down ka, sa oras na nagkakaproblema ka, mahihingahan pag alam mo yung nade-depress ka na, nai-stress ka na. Siguro, kumbaga sa point of view ni Ira, yun yung hinahanap ng iba eh, na masasundalan natin, mapapaglabasan natin ng sama na loob, at makakausap natin sa time na down tayo. So, thank you for that wonderful comment, Ira. Okay, ito naman yung sinabi ng kaibigan ko si Syra Hope. So, shoutout po kay Ate Syra na nasa Korea ngayon. Actually, it's not minamadali kasi love chooses you. Whatever age or status, pag love na yung gumawa ng way for you, mababaliwala lahat. It's not the person who chooses to fail in to fall in love, but it's the love and feeling of being in love with that another person. Siguro parang sa pagkakaintindi ko kasi sa point ni Ate Syra, parang it doesn't matter kung naghihintay ka, naghahanap ka, o nagmamadali ka. Once na naramdaman mo yung true love, alam mo yung parang ano eh, alam mo yung parang you are in the cloud nine, parang ka na himasmasan, parang alam mo yung tipong ngiti hanggang tenga ka na eh. Alam mo yung nababaliwala na yung proseso kung
hinintay mo ba? Hinahanap mo ba? O minadali mo? Pag dumating ang pag-ibig, guys, talagang mahiwaga ang pag-ibig eh. Alam mo yung meron kang mararamdaman na feeling na kakaiba na minsan hindi mo na maipaliwanag. Siguro yun yung essence ng tunay na pagmamahal. Pag yung tipong wala ka nang mapiling dahilan, wala ka nang mapiling explanation kung bakit ka nagmamahal. Siguro yun yung magic dun eh. Kumbaga yun yung point na, na sinasabi ni Ate Skyra. Ang ganda, grabe. Sabi naman ng former student ko na si Zarina May Bondokoy, well, for me po kasi it's not about people na hindi makapag-antay sa pag-ibig. More like, hindi makapaghintay na may ma-inflex sa social media. Ito yung sinasabi din ni Aira kanina, no? Having a partner became a trend on our society to the point that all the people would like to have it as soon as they can without evaluating things. Then, lahat din po ng tao excited ma-flex on social media, including their partners. Kumbaga, ito yung parang masabi na may jowa ka, may karelasyon ka. Yung tipong parang, di ba, sa mga nababasa ko, yung parang magkaroon lang ng label na in relationship ka na, which is a very unimpressive idea. Hindi impressive yung idea na yun na naghahanap ka para masabi na in a relationship ka, para may jowa ka. Hindi po dapat ganun kasi. Kailangan pag sumuong ka o pumasok ka sa isang particular na serious and long-term relationship, kailangan hindi yung ano eh, hindi yung masabi na may minahal ka eh. Hindi yung maipagmamalaki mo na yes, I have a girlfriend, I have a boyfriend, something like that. Kumbaga yung parang nandun eh lahat, nandun lahat. Yung feeling, yung intimacy, yung commitment, yung passion sa pagmamahal, kailangan na ipapakita yung lahat. Hindi yung tipong mema. Mema sabi lang na may jowa ka, may masabi lang na may pinopormahan ka, may dinediskartehan ka, o may minamahal ka na kahit wala namang kaangkop na nararamdaman. Okay, sabi naman ni Sir Mervin Boko, so shoutout sa aking best friend Sir Mervin. Sabi niya, hindi yan hinahantay, kusa mo dapat yan nararamdaman sa isang tao. Ayan, pinangaralan kayo ngayon ni Box. Kusang nararamdaman yan, kusang dumarating yan. Kaya guys, kulang kayo, huwag kayo magmadali. So, ito naman yung sinabi ni ano ni Brian Versena. So, ito, student ko siya from AND. Sabi niya, siguro po curious sila kung anong meron sa isang relasyon. Ganon. Sabik sila sa attention at pagmamahal na galing sa ibang tao. Gusto nilang magkaroon ng inspiration. So, curiosity. Kumbaga parang, yung pag-ibig, isa yan sa nagtuturo sa atin ng kamalayan na paano ba magmahal? Diba? Anong pakiramdam pag nagmamahal ka na? Ganun eh, yung parang lumalabas yung curiosity mo na paano pag nagkajowa ako? Ano yung mga gagawin ko once na nagkajowa ako? Parang naiinganyo ka, parang sa curiosity na yun, nabibigyan ka ng challenge. Anong gagawin mo once na minamahal ka na? Sabi pa nga niya dito, ulitin ko lang, sabik sila na sa atensyon at pagmamahal na galing sa ibang tao. Gusto nilang ma-feel yun. Gusto nilang maramdaman yun. Legit yan, okay? Actually, ganyan din yung mindset ko if ever na magkaka-partner ako. And gusto nilang magkaroon ng inspiration. Gusto ko itong dingin nito ni Brian. Siyempre, pag nagmahal ka, nadadagdagan ka ng dahilan para ganahan ka sa mga ginagawa mo sa buhay. Nadadagdagan ka ng dahilan para mas ma-motivate ka pa at mas ma-push mo pa ang sarili mo na mag-effort sa lahat ng bagay na ginagawa mo. As long that love teaches you passion, effort, and commitment. Sabi naman ni Irene, di sila makapag-intay kasi gusto nila nang may nagmamahal sa kanila. Gusto nila lang may nagpapakilig. Gusto nila lang may nagkikare sa kanila. Siguro out of curiosity na rin, di ba? Parang gusto mo maramdaman na merong may nagpapakita ng concern sa'yo. Merong may pakialam sa'yo. Siguro kung sa ano no, sa pagkakaroon ng isang ideal na relationship, yun yung isa talaga sa mga hinahanap natin. Ito pa yung isang statement ni Irene. Desperado o sabik sa pagmamahal. Gusto na umibig kahit bawal at hindi sang-ayon ang kanilang mga magulang. Ayan. Speaking of that, okay, let's talk about legality out here. As long as parental perspective is concerned, bata pa masyado, ba't nila minamadali? Ayan, yung sinabi ko nga kanina, dahil sa mga pagmamadali niyan, merong mga unexpected na nangyayari. So, isama na rin natin yung binanggit ko kanina,
na yan din yung punot dulo kung bakit tumataas ang teenage pregnancy sa Pilipinas. Kumbaga dahil akala nila pagmamahal na yon, hindi porke pinipigilan sila ng kanilang mga magulang, eh pinuputulan na sila o pinagkakaitan sila ng karapatan na magmahal. Kumbaga, ang point natin dito, on the positive thought of it, guys, inihahanda ka lang ng magulang mo, ginugroom ka niyan para if ever na magmahal ka, kailangan fully confident ka na, kailangan fully responsible ka na once na nagmahal ka. Kasi responsibility is also a part of love. Because if you are responsible, yun yung manifestation na talaga nagmamahal ka. Kasi nandun lahat, responsable ka, iginagalang mo, at irerespeto mo kung sino man yung tao na makakapareha mo. Sabi naman ni Sophie, kasi daw uso, kasi daw naiinggit, at kasi yung iba kasi, yung para may maipagmalaki. Ito nga yung sinasabi ko kanina, naghahanap tayo ng label. Naghahanap tayo ng label na masabi mo lang na may partner ka, may jowa ka, in a relationship ka. Naghahanap tayo kasi ng label eh. Guys, pag ganun kasi ang mindset, parang napaka-desperado mo naman masyado na magmahal. Huy, kagaya nga lang paulit-ulit ko sinasabi, matuto kayong maghintay. Kung hindi pa itinatakda ng Diyos sa inyo, maghintay kayo, magtiyaga kayo. Okay? Try to do some meaningful and interesting things muna kung hindi ba dumarating para sa'yo. Malay mo, di ba? If you are doing those interesting things na nakakapagpasaya sa'yo, malay mo. Yung interesting thing na yon ang maglapit din sa'yo sa taong talagang nakatadana para sa'yo. Ito naman yung sinabi ni Merle. So, kaibigan din ni Brian to. Kasi akala nila walang nagmamahal sa kanila kaya naghahanap sila ng tao na magmamahal sa kanila kaya sila nagmamahal na kaya sila nagmamadali na magkajowa na siyang panandalian lang na love. Di nila alam na kay Lord ang totoong love. Ayun. Guys, tandaan nyo, may Diyos din nagmamahal sa atin. Hindi porke nare-reject kayo, nasusupalpal kayo, o nababastid kayo, eh hindi na kayo napapanood ng nasa taas. God is also showing compassion for those people who are hurting because of love. Nararamdaman din ng Diyos yan, hindi nyo lang alam. Kasi yung mindset ng iba kasi dyan, parang napakababaw na, Lord, bakit naman hindi mo pa pinagkakaloob sa akin? Bakit naman binibigyan mo pa ako ng pain through this? Hindi. Sinusubo ko lang ng Diyos kung talaga makakapaghintay ka. Sinusubo ko lang ng Diyos kung talagang mahihintay mo yung taong talagang deserve para sa'yo. That's plain and simple, guys. Sabi naman ni Abby, may mga taong di makapag-antay sa pag-ibig. Marahil inaasam nila ito. Totoo yan. Naiingit sila sa iba na mayroon nito kasi kaya naman gusto na rin nilang magkaroon noon. O di kaya naman wala silang tiwala kay Lord. Ay! So true! Another desperate act. Uy, guys! Hindi masamang kumonsulta sa Diyos. Hindi masamang humingi ng guidance sa Diyos para magkaroon kayo ng love na talagang deserve nyo. Try nyo din kayang magdasal kahit isang beses man lang at ipanalangin nyo na tulungan at gabayan niya kayo na mahanap ang taong deserve nyo at mahanap nyo yung taong deserve ka. So according to Love the Imperial, so my former student, my answer po is siguro nakikita nila sa iba na masaya pala siguro ang nasa isang relationship tulad ng mga nakikita nila kaya gusto na din po nila maranasan. It's natural. We also want to experience happiness once we are in love. Yeah, we cannot deny the fact. It makes us envious. Talaga nakakaingit yan. Pero kung hindi pa pinagkakaloob sa'yo, eh maging masaya na lang tayo sa kung ano ang nakikita natin sa ibang tao. Maging contented tayo. Okay? Maging contented tayo na may mga ibang tao na masaya na nagkakaroon ng love life ng boyfriend and girlfriend. Kumbaga tayo, bago ka, eto na lang ha, payo ko lang. Bago ka sumuong sa relasyon, bago ka magmahal, sarili mo muna ang mahalin mo. Kasi, mas deserve mo na magmahal kung ang sarili mo ay nagagawa mo ring mahalin. Okay, so shoutout kay Yan Gotuaco na nasa Canada ngayon. She said, I think they miss the feeling of being loved and touched. And could be they've never been loved before. Ayun. Ito yung ano, maaaring relatable to sa mga taong NBSB o NGSB. Well, we cannot deny the fact if those people feel that feeling. Minsan kasi, halimbawa, lalo na sa mga taong nagkakaedad, kagaya ko, hindi natin maiwasan na mapatanong sa ating sarili na ano bang pakiramdam na may minamahal ka?
ano bang pakiramdaman nagmamahal? Ano bang pakiramdam na may partner ka, na may jowa ka, na may GF, BF ka, diba? Natural lang yan, hindi masama yan. Sabi naman ni Bunso, ni Joyce Bruce, eh, for me kasi minsan may mga taong naghahanap ng pag-aaruga. Totoo yan, we are searching for comfort na minsan hindi nila makuha sa family nila. Okay, siguro yung pinupunto kasi ni Joyce sa pagkakaindigidol din sa thought niya is dito lumalabas yung mga attention seekers, lalo-lalo na yung mga pamilya na yung mga parents ay masyadong busy sa mga trabaho nila. Well, on that point kasi, yeah, may mga ganun kasi pakiramdam na parang pakiramdam nila nag-iisa sila, wala silang mapagingahan, wala silang mapaglabasan ng sama na loob kung may nararamdaman sila. Kaya ang nangyayari, yung paghahanap ng jowa ang nagiging sagot para mahinga mo, para mahinga mo yung sama ng loob mo. Siguro dahil parang pakiramdam nila kulang sila, parang pakiramdam nila at some point incomplete sila dahil hindi sila napapansin o hindi sila nakakausap ng mga magulang nila. So dumako naman tayo kay Dude Gwen Edward Quinones. Sabi niya, maraming taong hindi makapaghintay sa pag-ibig kasi every time na may nakikita silang couple is naiingit sila, so kaya minamadali nila ang love and at the end nasasaktan lang sila. Yun ang matinding irony. Naghangad ka ng magmahal, ang kapalit, masasaktan ka lang. Kaya guys, always look at the both sides of the coin. Okay? Pag nagmahal ka, it's either oo ang matatanggap mong sagot o hindi ang response na matatanggap mo sa taong gusto mong mahalin. If yes, be grateful. If no, accept defeat and wait for the right time. So eto, actually meron ditong video si Picola regarding dun sa tanong natin. So panoorin nyo guys. Siguro sir, kulang siya sa love ng parents niya. Hindi siya nabibigyan ng enough na attention para mapakita yung love. Or minamahal siya ng parents niya pero hindi the way na gusto niya. Ganon. Di ba may iba-iba namang love language po? Tapos, sinahanap niya yung gusto niyang love sa ibang tao. Hindi niya namamalayan. Sobrang thirsty niya na sa pag-ibig, sa kakahanap niya. Yun po, sir. Medyo malapit dito sa sagot ni Joyce and kanina. Dahil nga, hindi tayo napamansin ng mga magulang natin. Naghahanap tayo ng attention sa ibang tao. Which is minsan nauwi sa mga jowa natin. Pero tingnan natin yung mas malalim na tingnan natin yung mas malalim na explanation dun sa talk ni Picola. Minsan kasi, parang dahil sarado yung pangunawa mo, sarado yung isipan mo, hindi mo nakikita yung pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng parents mo na parang akala mo kulang. Parang akala mo bitin o hindi sapat. Na ngayon, parang minamahal ka pa pero mas eager ka pang nagsisik or you are eager on seeking love. Kaya ano nangyayari? Dahil akala mo kulang, hahanap ka ng pagmamahal sa pamamagitan ng paghahanap mo ng jowa. Guys, hindi dapat ganun ang mindset, no? Okay, let's look naman from the point of view of Charlene Tabang. Sabi niya, para po sa akin, kaya po may mga taong di makapaghintay sa pag-ibig ay dahil may mga taong nag-iisip na kung hindi nila itutuloy ang kung anumang relasyon na inumpisahan nila sa isang tao ay pagsisisihan nila sa huli. At dahil na rin, nabubulag din tayo sa mga bagay na tulad ng soulmate, forever, etc. Ang inaakala nating mamahalin natin habang buhay ay yung kasama natin ngayon. So, parang ano no? Parang nakadepende tayo sa kung ano yung nasa present. Guys, tandaan nyo, ang inaharap ay may bulag na perspective. Hindi mo alam kung yun talaga ang mangyayari. Hindi mo alam kung yung taong jowa mo ngayon ang siya makakatuloyan mo. Kailangan maging flexible tayo na what if, di ba? What if hindi kami ang magkatuloyan nito? What if hindi pala siya yung para sa akin? Kailangan kailangan malawak yung possibility. Yung mindset ng possibility na parang ang iniisip mo, siya na soulmate ko, siya na ang forever mo. E paano kung hindi siya yung makakasama mo habang buhay? Please remember that. Please make a thought of it. So according naman to Joshua Berante, I think meron po siyang connection sa current state natin lahat as a generation. Ang generation po kasi namin ngayon ay exposed sa napaka fast pace na buhay, lalo-lalo na internet. Everything is attainable with one button press.
dahil po Ron, mabilis na rin po kami mabore. Then we mistake finding love as another means of entertainment instead of something we must work for, bottom line po. I think our generation is rushing to find ourselves and forgetting that love is not something we get overnight. Oh, napapaisip ako talagang ano no, sa mga kwento ng mga lolo tol ako, sa kwento ng mga magulang ko, mas masarap pa rin na magmahal pag pinagsusumikapan at pinagtsatsagaan mo. Hindi yung tipong nag-I love you lang kayo sa text o sa chat, eh kayo na. Kung ako ang tatanungin, masyadong nagmamadali yun, no? Parang masyado nilang pinapetiks-petiks ang pag-ibig, parang masyado nilang pinatake for granted ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi para maging listahan ng mga naging jowa mo, kundi ang pag-ibig ay isang proseso para matuto ka at isang bahagi ng buhay mo na mahanap mo ang taong talagang nababagay, nararapat at deserving para sa'yo. Huwag mong madali. Okay, ito naman yung sinabi ni Kuya Neil Voy. Sabi niya, because of today's environment sa social media, friends, acquaintance. Ayun. Mutual friend sa Facebook. Yun. Inireto lang sa'yo. What if yung inireto sa'yo, eh makakakita ka ng isang ugali na ikaka-turn off mo rin agad. Huwag agad susuong sa relasyon na wala ka namang kasiguraduhan. Hindi masamang hindi magkaroon agad. Tignan mo muna kung siya talaga yung deserving para sa'yo. Tignan mo muna kung siya talaga yung dapat para sa'yo. Okay, medyo may kahabaan itong kikis ka, masyadong matalinhaga. Naniniwala ako sa kasabihan na ang pag-ibig kung saan dumadating yan, di yan pinipilit. Pero, bakit kaya may mga taong di makapag-antay sa pag-ibig? Ayan, siya na rin ang magtanong. Mayroong mga dahilan ng kanilang pagmamadali sa pag-ibig. Isa na rito ang dahilan na napag-iiwanan na sila ng panahon. Maaaring dahil sa edad nila, kaya minamadali na nila ang pag-ibig. Isa pa rito ay dahil pakiramdam nila ay mag-isa lamang sila at kailangan nila ng kadamay sa buhay. Maaaring dahil sa kalungkutan na nadudulot ng pamilya o ng mga nakapaligid sa atin. At sa huli ay dahil sa peer pressure. Ito ay madalas na nangyayari sa mga kabataan. Sila ay nanghihikayat na madaliin ang pag-ibig sapagkat sila ay naiinggit o pinipilit ng mga kabarkada na pumasok sa relasyon upang makasabay sa uso. Wow! Kailangan pag nagkajawa yung tropa, magkakajawa ka na rin agad-agad. Ang pag-ibig ay hindi basta-basta kung piliin. Hindi natin agad na masasabi kung pag-ibig na nga ang dumarating kung hindi natin lubos na kakilala ang ating makakapareha. Matagal bago dumating ang tunay na pag-ibig, dinadaan tayo sa napakaraming problema at sakit bago dumating sa tamang tao na para sa atin. Mas mainam na hindi madaliin ang pag-ibig upang mas mabigyan muna natin ng panahon ang ating sarili upang umunlad. Mas mainam na bigyan ng oras ang sarili bago pumasok sa relasyon na hindi naman natin tukoy kung hanggang kailan tatagal. So, kagaya nga na sinabi ko, parang bulag na proseso yan. Pag nagmahal ka, walang assurance kung sila ba talaga ang ating makakatuluyan. Yun yung kailangan nating isipin all the time, na hindi po kinagajowa na hindi po kinagkaroon ka na nakapareha ng boyfriend or girlfriend, eh sila talaga ang makakatuluyan mo, guys. Think again. Huwag kang mag-expect, masakit yan. Huwag kang mag-expect na siya ang makakatuluyan mo. That will be devastating on your part. Tandaan yan. Okay, and for the last one, a statement from Jonah Marcus, one of my former students. Siguro po yung iba takot tumanda mag-isa, or yung iba po gustong makafeel ng kilig or motivation sa life. Ayun! Naghahanap ng paraan para kiligin. Hindi masamang kiligin, pero siguraduhin mo yun na makakapagpakilig sa'yo, eh siya rin magtuturo at magbibigay ng daan para makatuluyan mo ang taong yon. Hindi lahat ng motivation ay nakukuha pag nagkakajawa ka. Minsan ang motivation ay nakukuha dahil bukod sa minamahal mo, nai-impluensyahan ka din ng taong yon. Nabibigyan ka rin niya ng magandang goal and mindset sa buhay. Yun yung pinakamaganda doon. Pag nagka-jowa ka, if ever, pag sumuong ka sa isang relasyon, masarap sa pakiramdam na bukod sa kinikilig ka at namamotivate ka at nai-inspire ka, eh siya rin ang nagtuturo sa'yo para mas maging matino at mabuting tao. Ang sarap ng gano'n, di ba? And yan na nga guys, so dyan na po nagtatapos ang vlog natin ngayon. Kung kayo ay natulungan
pinakilig. Nabigyan ng moral lesson ng vlog na to. Please, mag-iwan kayo ng saloobin ninyo o ng komento ninyo sa ating comment section kung marami kayong nakuha sa vlog natin ngayon. And please guys, once again, please paki-like and follow po ng official Facebook page ng Donut Cafe at bisitahin niyo po yung kanilang branches doon sa Ayala Mall Surin at dito sa Tourism Hollywood Tourism Avenue sa Tagaytay City. And bago tayo tuluyang mag-end, huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, subscribe at i-click ang bell button on my YouTube channel Man Behind the Lens. Paki-like na rin po ang aking official na Facebook page Ghost of Social Photo Gallery and paki-like and follow na rin my official IG God of Stolen Shots 1989. So yun lamang po ha, magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Adios mga kapatid.